dating gasoline boy na ngayon ay Twitter star. Yan si Ote Petrache. Ang kanyang wild appeal pinagpepiestahan sa social media. Kaya oras na para kilalanin at alamin ang mainit na sikreto ng tax na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Nung gasoline boy ka ba? May mga booking ka na? Oo, actually kasi bata pa lang ako. Bata ka pa lang? Oo. Lapitin ka na ng bading, in short. Mm-mm. Okay. O, tapos sumasama ka na. Mm-mm. How much? Noong kapanahonan? Oo. 150. Ay, totoo. Nagsimula sa mga 150. Oo, okay. So ngayon, yan na talaga ang pinagkakakitaan mo. Hindi ka na nagtatrabaho, wala ka na day job. Finultime ko na siya. So ano naman nang nagtulak sa'yo na, ay sige, eto na lang ang gagawin ko, hindi na ako mag-day job? Kasi naranasan ko rin mag-employado eh. Mm. Tapos, nung naging alter ako, nasabi ko, uy, yung kinikita ko sa isang buong cut-off ko, kinikita ko lang siya ng isang araw. Sabi ko, full-time ko na lang to. Sa tingin mo, hanggang kailan mo siya gagawin? Hanggang kinakagat ako ng mga tao. Kinakagat ka? Gusto mo ba yung kinakagat ka? Ikaw ba ay nangakagat din? Mm-hmm. Ah. Ikaw ba ay may karelasyon ngayon? Meron po. Ah, meron. So, ang karelasyon mo ay bading? Gay. Okay. Sa kanya nakilala? Sa alter din? Mm-hmm. Ah. Yun nga yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, nakilala mo akong ganito. Oh. So, dapat wala tayong pag-aawayan. So, tanggap niya na yan ang ginagawa mo? Hmm, tinanggap niya ako eh. Ay, tari, ganda mo. Bago ang lahat, hello naman kay Clayton na 3 months na nating platinum member sa YouTube. Maraming salamat at para sa'yo ang episode na ito. Nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Cherry Pie Pikachu. Walang reaction. Kaya mo ba si Cherry Pie Pikachu? Yes. Oo naman. Sino ang jowa ni Cherry Pie? Wala na ako ideyo sa jowa ni si Cherry Edu, Pie. Sir Edu. Sir Edu! Ang kasama natin ay si Ote Petrache. Ang taray ng pangalan, Petrache, tunay mong apelido yan o screen name? Apelido ng mother ko. Ah, talaga. Taga saan ang mga Petrache? Sa Iloilo, Guimaras. Doon ka lumaki? Sa Maynila na. Ah, sa Maynila. Sa Marikina na rin. Oh. Ako pinamanap. Pero, Ote. So, ibig sabihin may, ano ka pa, tunay na pangalan. Ote ay, Palayaw. Ano mo, Palayaw. Hmm. Palayaw mo. Palayaw. Ano yung ibig sabihin ng Ote? Ah, ano tunay? Short for Otelo. Otelo. So, siya. Otelo. Otelo Petrache. Ganon? Hmm. Ay, parang ano, very, ano, Spanish series. Si Otelo ay aktibo ngayon sa mundo ng alter. Tama? Okay.
bago natin puntahan yung pagiging alter mo, na gano'ng katagal mo nang ginagawa? Mga, actually, ginawa ko yung Twitter account ko nung last year, November. Tapos, winorkout ko siya nitong April. Awesome. Bali, April ako nag-boom. May pag-boom. May pag-boom. Boom na boom. Ah. Oh, teka lang. So, ano pa lang to? 1 year or 2 years, ganyan? Almost a year. Oh, 1 year pa lang. So, di ako magaling sa mato. But anyway, bago ka napunta sa altar, eh, ilan taong ka na ba? 28 years old. Oh. So, mag-rewind tayo. Mm. Oh, ikaw ba ay nag-aral? Anong natapos mo? Na college level. College level. Anong kinuha mo sa college? HRM. HRM. Mm. Dahil gusto mo maging? Tagaluto. Ah, okay. Mm. Natapos mo yan. Ah, hindi mo na natapos. Okay. So, syempre, hindi mo natapos ang iyong pag-aaral. I suppose nagtrabaho ka. Mm. O, anong una mong naging trabaho? Una akong naging trabaho sa mga gasoline station. Sa mga gasoline station? Gasoline boy, cashier. Ah, talaga. Mm. Ah, okay. So, gano'ng katagal ka naging gasoline boy? Ano, mga 5 years. Ah, matagal din. Mm. O, tapos, after mo maging gasoline boy, ano naman ang sumunod? Naging merchandiser, promodizer sa mga supermarket. Okay. Anong binenta mo sa supermarket? Mga... Talong. Mga food. Ha? Food. Tubig. Okay. Alak. Okay. Mm. So, after nun, ano naman ang sumunod na trabaho? Eto na. Ah, after na. Okay. So, teka lang. Paano ka napunta sa... alter? Hindi, Mr. Poon, bago ako nag-alter, nag-livestream ako sa gay app. Okay. Livestream sa isang gay app? Livestreamer ako doon. Okay. Tapos, meron akong viewers na isang alter. Uh-oh. Napunta siya sa live ko. Mm. Then, nag-comment siya ng ganito na, bro, umalis ka na sa pag-livestream. Bibigyan kita ng racket. Yung kinikita mo dito sa pag-livestream, barya lang doon. Okay. Ano mang ginagawa mo doon sa gay app na livestream? Entertainer. Okay. Ano yun? All the way, ganyan? Kanta-kanta, ganun. Tapos, kwento. Kwento ko yung wholesome kasi yun eh. Ah, hindi pwede mag-ubad doon? Bawal. Medyo, paul. Okay. Bawal. So, entertainer lang, kumakanta ka, ganun? Ganun. Sumasayaw, ganyan. Mm. Ah, okay. O so, paano kanya na-convince na, kasi sa altar, syempre, iba na to, hubara na ito, all out na to, all the way na. Uh-huh. Paano kanya na-convince? Hindi kasi dun sa may, dun sa may gay app na pinag-livestreaman ko, meron na ako, nakakatanggap na rin ako dun ng mga message sa mga bading. Okay. Yun, so, medyo hindi na rin ako nahirapan na pasokin yung pag-alter. Okay. So may nagbi-message sa iyo, ibig sabihin ba noon pumapayag ka sa booking ganyan, sumasama ka tapos babayaran ka ganon? Oh, depende. Ah, may ganon. Ano ba, how do you consider yourself? Ikaw ba ay straight, ikaw ba ay bading, ikaw ba ay bi o ano? Bi. Bi. Okay. O sige. So, nung nag-gay up ka, may booking na nagaganap. Mm. Okay. Kailan ka nag-start sa booking? Nung gasoline boy ka ba? May mga booking ka na? Oo, actually kasi bata pa lang ako eh. Bata ka pa lang? Oo. Ah, okay. Bata pa lang. Mga anong edad? 14. 14 13. Years. Okay. So ano ka na, may mga... lapitin ka na ng bading in short? Mm-mm. Okay. O tapos sumasama ka na? Mm-mm. How much? Nung kapanahonan? Oo. 150. Ay, totoo. Nagsimula sa mga 150. Oh, okay. Oh, tapos, syempre, nag-evolve na yan. From gasoline boy sa supermarket. May bading na bang na pumick up sa'yo sa supermarket? Meron? Meron din. Kaso kasi, naka-uniform kasi kami dun eh. Kaya, so parang...
feeling ko medyo parang nakaka-awkward siguro kung di-discardian kami ng ako sa akin, ha, sa opinion ko lang yun. So, kapag naka-uniform ay parang awkward para discardian tong taong to, eh. Oh, pero may mga so, balamurang bading na kasi hot ang naka-uniform, lalapit at lalapit, di ba? Nakabooking ka na rin doon. Mm-hmm. After work. Oo. Ah, talaga. Oh. As after nun, sa up na, level up na. Okay. So, sabi mo, hindi bago sa'yo kasi nga sa booking, so nasa alter ka na. Ano yung una mong video o proyekto sa alter o bilang alter? So, naging maayos naman. Nairaos naman. Nairaos. O tapos umulit pa. Marami pa mga videos with that partner. Actually, thankful ako dun sa ano dun sa kauna-unahang video na yun kasi dun, ayun, sunod-sunod na yung mga offer sa akin ng ibang malalaking alter. May pwede ba namin malaman kung sino ito? Oo naman, lumabas na to eh. Sino to? Sino yung una mong partner? Si, ano, si Alter Tom. Okay. Yung partner ko sa video, pero ang kumontak sa akin, ang may hawak ng video na yun, si Master Daddy, yung pangalan niya sa Twitter. Ah, okay. So, ang... yung Master Daddy. Si Master Daddy? Si Master Daddy nakakollab mo rin? Hindi pa. Ah, hindi. Bakit ayaw niya sa'yo? So, ang palagi mong video, ikaw ang top, tapos may kapartner na bottom. Hindi pwedeng baliktad. Ikaw naman ang mag-bottom, tapos siya naman ang top. Hindi ko pa na-try. Hindi ko pa. At saka, ayoko. At saka parang ayoko. Ayaw mo. Baka pwede mo naman i-try. Dahil naglabas kami ngayon ng top. Meron kaming kinontak na top. Oo, sabi. Ang top siya kahit hindi kami naniniwala. Labas na! Okay. So, ganun palagi. So, wala. May mga solo videos ka, I suppose. May solo videos ka din. Meron. So ngayon, yan na talaga ang pinagkakakitaan mo. Hindi ka na nagtatrabaho, wala ka na day job. Full time ko na siya. So ano naman nang nagtulak sa'yo na, ay sige, eto na lang ang gagawin ko, hindi na ako mag-day job? Kasi naranasan ko rin mag-empleyado eh. Tapos, nung naging alter ako, nasabi ko, uy, yung kinikita ko sa isang buong cut-off ko, kinikita ko lang siya ng isang araw. Sabi ko, full time ko na lang to. Talaga. In fairness. Sa tingin mo, hanggang kailan mo siya gagawin? Hanggang kinakagat ako ng mga tao. Kinakagat ka? Gusto ko ba yung kinakagat ka? Ikaw ba ay nangangagat din? Inisip mo, halimbawa, dahil syempre performance ito, nasa harap ka ng camera, naisip mo mag-artista? Well, why not? Pero mahihiyain kasi ako, Mr. Puy. Nung lagay na yon. Mahihiyain ako doon. Mahihiyain ka pa? May gabay kasi ako. Ayan na naman yung gabay. Kinagabay-gabayan kasi ako. Bakit sa showbiz naman din, sa pelikula, may director, o may assistant director, may writer. Masyadong so may gabay din. Masyadong ano na yun eh, level up na yun eh, spotlight. So, mas tingin mo, mas kaya mong gawin yung pag-a-alter. Okay. So, yung pagkakaroon ng mga collab, ikaw ang naghahanap o sila ang kumukontak sa'yo? Sila yung kumukontak. Okay. Tapos anong usapan dyan, hati sa... Hindi, ang mangyayari kasi... Monetization o binibigyan ka ng talent fee o ano? Yun, merong talent fee. May talent fee, tapos o-operan ako. Kasi ang offer ko kasi sa sarili ko, pagdating sa collaboration, nagpapabayad din ako. So gusto ko lahat ng ano bilang alter ako, gusto ko lahat ng galaw ko, dapat meron ako mapapala. Parang ganun. Dapat may income. Oo naman, kasi hindi naman to charity work. Hindi kasi Mr. Poo, may iba kasing alter kasi na for collaboration. Tapos, iyon. Walang bayad? Oo. Depende sa usapan ng alter sa alter. Mag-share dun sa ano, monetization, mga ganyan. Sa video. Mag-share sila sa video. Kasi itong mga nag-o-offer sa akin ng ano, for collaboration, ayun nga, nagpapabayad ako. Pero sa isang condition, hindi nila i-share sa akin yung video.
ganun. Sa kanila lang. Mm. Basta babayaran ka nila ng talent fee. Mm. So mas gusto mo na yung ganun. Ikaw ba may sarili kang video? I mean, ikaw yung nag-produce. Sa'yo naman, ikaw naman ang nagmamay-ari ng video. May mga videos ako. Pero galing doon sa mga naka-collaboration ko, iyon yung mga ano, iyon yung mga madaling kausap. So yung kahit na binabayaran ako, isinishare nila yung video namin. Okay. So, okay. Ano yung hindi mo makakalimutan na ginawa mong video bilang alter? Maliban doon sa, siyempre, sa first, siyempre, simula. Hindi mo makakalimutan yon. Pero sa ilang mga videos na nagawa mo, ano yung hindi mo talaga makakalimutan? Very memorable. Sa video. Yung ginawa mo doon sa video na yun. Papangalanan ko din. Ha? Papangalanan ko din yung alter. Okay lang. Oo, lumabas naman na yan, di ba? Okay. Ano yung hindi mo makakalimutan na... Si Sergey. Okay. Yung kay Sergey. Bakit? Ano, kasi na-starstruck ako eh. Sabi ko, kasi after nung kauna-unahan kong collaboration, yun nga yung kay Master Daddy, tapos ito, pumangalawa si Sergey. Sergey. Okay. Yun, tapos, yun, na-starstruck ako kasi sabi ko, ang laki namang alter nito para sa akin na nagsisimula pa lang. Tapos, naganap ang collaboration. Tapos hindi talaga ako makapag-focus tsaka concentrate. So yun, ginagabayan niya ako, binubulungan niya ako habang gumagawa kami na isip. Anong ibinubulong niya sa'yo? Parang ibulong mo sa Diyos. Oo, hindi. Sa pinigol lang ibulong mo sa Diyos. Anong binubulong niya sa'yo habang chino-charba mo siya? Ayun, sabi niya, relax ka lang. Isipin muna na tayong dalawa lang na andito sa kwartong to. Pero ilan talaga kayo sa kwartong yon habang ginagawa niyo yon? Ayun na nga, si Dexter. Tatlo. Si Dexter. Siya ang videographer. Wow, videographer na siya ngayon. O teka lang, na-charba mo na rin si Dexter. Di pa. Pero kung magpapag-charba ba si Dexter sa'yo? Uy, nag-guess kasi namin yon. O, chucharbahin mo ba siya for a collab? Why not? Why not? O, kausapin mo si Dexter. Sabihin mo na, invite mo siya na next time. Yes, hi Dexter, pan ako. Bakit hindi siya nagpa-charba sa'yo? Ano ba eh? Tawag itong after nung eksena namin ni Sergey, may eksena yata siya. Ay, tinagihang ka. Ayaw sa'yo. May kwento kasi, Mr. Poo. Anong kwento? Kasi merong kasing mga video na... Merong kwento ba eh. Yung iba kasing video kasi na yug-yugan agad. Yung iba, dinadaan sa kwento para medyo may tree. So meron pang storytelling na nagaganap. May narration pa. Kunin niyo ako narrator. Ang lakas maka-MMA. Ganon. So nakailang kayong ni Sergey ba? Sergey. Okay. Siya yung ano eh. Basta, sikat nga yan sa altar. Nakailan kayong videos? Pangalawa pa lang yun. Ay, di. Una. Unang beses pa lang po. So, yun hindi mo makakalimutan. Mm-mm. Okay. Bago ba gumawa ng isang video, halimbawa sa part mo, meron ka bang ginagawang preparation bago sumalang sa maselang eksena? Meron. Ano? Kasi tulad nga nun, yung pwede ko mag-itin. Okay lang, go. Ano yun? Kasi nag-ano ako, nagtatawag na ito, supplements para ganahan ako. Okay. Kasi yun nga eh. Yun nga, pagdating sa harap ng camera, medyo hindi ako makapag-concentrate. Okay. Yun, so hindi ako ginaganahan. So may iniinom ka? Oo. Pills. Bakit hindi ko mag-pills? So lahat ba ng mga nakaka-eksena mo, ginagabayan ka? Sa ngayon kasi nakakaano na ako eh. Since nag-boom ako nung April, nakakagawa na ako ng 10 videos. 10 videos, oh. So medyo gabay-gabay ko nun. Gamay-gamay. Meron ka bang nasa sa isip na alter na gusto mo makakolab? Sa ngayon? Mm-hmm. Kasi nung nag-umpisa pala ako sa Gay Up bilang live streamer, nanonood na ako ng Twitter. Tapos yun, napanood ko na nga si Sergey. So, tapos, ayun, isa na yun. Isa na yun. Naka-eksena ko na rin. Sino yung isa pa?
or kahit mga dalawa, tatlo, apat, lima. Isip ka pa ng mga isa o dalawang tao na alter na gusto mo makakollab? Yes, meron. Meron? Sino? Si Mr. Dax. Mr. Dax? Hello, Mr. Dax. Okay. Kapag nakipag-collab ka kay Mr. Dax, ano yung gagawin mo sa kanya na hindi makakalimutan ni Mr. Dax at hindi rin makakalimutan ng mga viewers? Dahil dyan, kausapin mo si Mr. Dax. Baka naman nanonood siya. Anong mensahe mo sa kanya? Mr. Dax, follower po ako, fan, and fan at the same time, FB friend din kita. Ayan, mini-message kita. Baka pwede pakisin. Okay. Tapos, sabihin mo sa kanya yung kung ano yung gagawin mo. Mm-hmm. Sana makakulab na kita soon. Dahil? Mapaunlakan mo na ako. Isusuko ko yung pagiging tapos sa'yo. Okay. Siya, isa. Sino pa? Meron pa ba? Si Al Twink. Twink. Al Twink. Okay, ano naman siya? Ano kasi siya, Mr. Pui? Ano siya, hindi siya naka-face reveal. Mm-hmm. So never mo pa siya nakikita? Hindi pa. I-message mo siya ngayon at sabihin mo sa kanya kung ano ang gagawin mo pag nag-collab kayo. Go. Hi, Al Twink. Ako pala si Ote, baguhan lang ako sa Alter. Tsaka sana makakulab din kita soon. Ang alam ko kasi wala siya sa Maynila eh. Nasaan siya? Nasa outer space. Siya, Bataan, some, basta sa norte, bandang norte. Ikaw ba ay may karelasyon ngayon? Meron po. Meron. So ang karelasyon mo ay bading? Gay. Okay. Gano'ng katagal na kayo? Bago lang din. Bago? Since April din. Nakilala niya din lang din ako doon. Sa kanya nakilala? Sa Alter din? Mm-hmm. Yun nga yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, nakilala mo akong ganito. So dapat wala tayong pag-aawayan. So tanggap niya na yan ang ginagawa mo? Tinanggap niya ako eh. Tari, ganda mo. Pero hindi mo pa siya nakakolab. Hindi siya nasa industriya. Merong magandang katayuan sa buhay. Magandang estado. magkasama kayo sa bahay, ganyan. Taga Bulacan siya, Mr. Poo. Mm-hmm. Tapos ako taga Marikina. Okay. Yun. Tapos, halos sa isang linggo siguro mga 4 times a week, pinapasyalan niya ako sa bahay. Tang-ilan mo ng jowa yan? Ako di na mabilang. Yung seryoso o hindi? Sa seryoso. Sa seryoso, bilang lang sa daliri, siguro 4-5 mga sineryoso. Talaga. Okay. Puro same yun. Never ka nagka-girlfriend. Nagka-girlfriend ako before. Pero talaga ang gusto mo, same. Mm-hmm. Paano ba magmahal ang isang pote? Ay, mapagmahal ako, Mr. P. Anong ginagawa mo para maiparamdam mo ang pagmamahal mo sa iyong karelasyon? All the way ako pag Tapos yun, kapag may hiningi talaga siya, talagang go ako. Ibibigay mo? Mm. Mm. Kahit siyon, ibihingin? Pwede. So, na-try mo na? Na-try ko naman, kaya nga siguro ayoko. Kasi hindi ko talaga nagustuhan din. Pero pag mahal mo yung tao, ibibigay mo? Mm-hmm. So, naibigay mo na sa ilang mga minahal mo? Kasi love is sacrifice, eh. Piling ko totoo, ha? Talaga? So, iisasakripisyo ko yun. iba rin ang mga statement ito. Gabay, sakripisyo. Mamaya baka meron ng dasal. Yes. Kaluluwa. Iba rin. So, try mo na. Na-try ko. Pero basta mahal mo. Oo. Tapos, gusto ko yung tao. Okay. So, mukhang sila Mr. Dax, tsaka si Al Twink. Tama ba? Naka-target lock. Ha? Naka-target lock na. Dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan. Briefs, boxers, o wala? Boxer. Bakit? Lumalagpas kasi sa brief eh. Lumalagpas sa kailangan boxers. Yes. Pero, na-try mo na bang wala? Mm-mm. Kailan? Pero sa bahay.
hindi ako pwede lumabas kasi talagang ano talaga siya, takaw attention talaga. Dahil dyan, Monay, pandesal o hotdog? Hotdog. Kumenta naman dyan. Pinakita nga nila sa akin yung Twitter mo, parang lucky naman. Oh, sige, hubarin mo na yung sado mo at yung pants mo. Sado ko? Oo. Ayan. Ang ganda ng kulay mo. Ah, negro, Mr. Pooh. Teka lang, may kamukha ka ba artista? Direct, may kamukha ba siyang artista? May nagsabi na ba sa'yo na may kamukha wala ka artista? Wala daw eh. Ha? Wala eh. Oh, talaga. Pero parang may naalala ako sa'yo. Sino? Nakaraang ko. Charot! <Charo! laughs> Mabalit mo na yan. Oh. Teka lang, kulay mo pantay na pantay. Mm. Oh, sige. Tumayo ka at alisin mo na yan. Underwear mo. Ay, hindi yun. Pants mo. Dapat alisin mo lahat ha. Kaya yung shoes mo, alisin mo na. Ah, alisin ko din. Oo. Dahil dyan, maraming salamat naman sa iyo. At i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Yes. Guys, follow niyo po ako sa aking, una po sa wholesome account ko sa social media, Facebook. Otelo Cabrera III sa aking Twitter. @ote_1994 Ayan. Thank you po. Maraming salamat at syempre maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu Magandon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwafu. WTFU!